binigay niya sa akin tulong niya yun. At tulong ko na rin sa kanya dahil naging mataas yung subscribers niya. Eh, walang sisihan kung ano man ang ilalabas ko sa aking peg, mga kaligid. Hello mga kamikos, kamusta kayong lahat and happy Friday sa inyong lahat. Sana nasa okay lang kayo ng kalagayan and mag-ingat tayo kasi marami ang nangyayari na kung ano-ano sa mundo. Bago ang lahat, huwag niyo munang kalimutan na isubscribe ang aking channel and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong gagawing video or gagawing reaction video or review. Okay? So, ayun na nga, medyo matagal-tagal na din tayo na hindi nakapaggawa ng reaction video. So, may mga naghahanap ng mga reaction videos ko and may mga nag-suggest na gawa ako ng reaction video, di ba? So, kasi nagtanong ako kung ano nga ba yung magandang gawing content pa. So, almost lahat ata ginawa ako ng content, di ba? So, gumawa ako ng personal vlog, gumawa din ako ng cooking vlog, gumawa din ako ng reaction video and review, di ba? So, ngayon naman, nakita ko ito sa TikTok. Actually, nag-live ito si Mura. Alam naman natin si Mura na kauna-una siyang na-discovery ni Virgeline Cares and si Virgeline Cares talaga yung nakaunang nakakita sa kalagayan ni Mura. So, hindi siya nag-atubiling tulungan si Mura dahil nga sa kalagayan nito. Okay? So, ngayon naman, nagsalita si Mura tungkol nga sa mga issue daw or mga tinatanong sa kanya regarding nga daw kay Virgeline Cares and nagsalita si Mura sa kanyang live. Okay? So, ayun, panoorin muna natin yung live ni Mura bago tayo mag-react sa mga sinabi nito, okay? Ito lang kasi, siyempre, na pag-uusapan nyo kung anong lagay. Nailabas ko lang din ang aking sa loobin. Of course, naman malaking binigay sa akin ni Virgeline. Halos 150,000 ang binigay niya sa akin. So, malaki na nga talaga yung tinulong ni Virgeline Cares kay Mura, di ba? So, alam naman natin, nakita naman natin kung magkano yung talaga yung tinulong ni Virgeline Cares kay Mura. And binigyan niya ito ng pera kasi nga pambili ng cellphone para makapag-start siya sa pag-vlog. So, ayun nga, ginamit niya yon and ngayon is nag-vlog siya and kumikita na rin siya sa pag-YouTube, okay? Nung nag-vlog siya doon sa amin, natural naman yun magbigay siya dahil vlogger siya eh. Okay, so dito, sabi niya natural naman yun na magbigay siya kasi vlogger siya. So, para sa akin, hindi naman lahat ng vlogger na kailangan talaga magbigay ng pera, di ba? So, nakadepende na lang sa tao kung ano yung content niya. So, yung content ni Virgeline Cares is charity vlog talaga and kailangan niya magbigay and tumutulong talaga siya. Ever since na hindi niya pa nakilala si Mura, is tumutulong na talaga siya sa mga tao and madami na talaga yung subscribers niya and madaming viewers talaga si Virgeline Cares, kaya hindi masasabi ni Mura na talagang siya talaga yung dahilan kung bakit tumaas yung subscribers and yung income ng or kinita ni Virgeline Cares, kasi alam naman natin na merong YouTube and merong Facebook si Virgeline Cares and million yung views nito sa Facebook and sa YouTube din, kasi kahit na hindi niya nakilala dati si Mura and nagbavlog na ito and tumutulong na ito sa kapwa nating Filipino, malaki na din yung kinikita ni Virgeline Cares, kaya hindi talaga masasabi na dahil kay Mura tumaas yung kanyang kinikita and tumaas yung kanyang subscribers, kasi nga mataas na naman din talaga yung subscribers ni Virgeline Cares, okay? Paano nga naman lalaki yung kanyang viewers, yung kanyang subscribers, kung hindi siya pumunta sa amin, hindi ba? Doon siya kumita ng sobra-sobra. Yun yung point ko kanina kasi napanood ko na tong video na ito earlier bago ako mag-react. So parang sinasabi niya dito na parang may punto siya na parang tinitake advantage siya ni Virgeline Cares, which is hindi naman, kasi nga alam ni Virgeline Cares yung kalagayan ni Mura, kaya pinuntahan niya and tinulungan ito si Mura para at least makapag-start muli ng kanyang buhay, kasi nga alam natin na sobrang hirap talaga ang buhay niya sa probinsya, diba? So parang lumalabas dito na inaano ni Mura na tinitake advantage ni Virgeline Cares si Mura regarding sa paggawa ng videos and pagtulong niya kay Mura, diba? So which is very wrong talaga yung mindset na ganito. And nadidinig nyo ba yung tawa ng ni Mura, yung parang pahapyaw na tawa? So yun yung tawa ng isang lady vlogger na ni Mix Molino, yung
tao dito, yung bashers nila Mix Molino and nagpapakalat ng mga kwento, di ba? So parang na-influence siya siguro ng lady vlogger na yon, kaya parang ganyan na yung way niya na pagsasalita, and parang siguro kinakausap na din naman siya ng mga tao na parang na-influence siya. So sayang na sayang talaga. And tignan niyo yung mga videos ni Mura ngayon, is sobrang liit ng kanyang viewers, hindi kagaya noon dati, di ba? So madami na siyang sinasabi and madami na siyang ginagawang kung ano na din, and minsan is parang ano na din yung negative na din yung kanyang mga pinagsasabi sa internet, di ba? So tignan natin or panoorin pa natin yung iba. Yung binigay niya sa akin, tulong niya yun. At tulong ko na rin sa kanya dahil naging mataas yung subscribers niya. Kaya walang sisihan kung ano man ang ilalabas ko sa aking bibig, mga kaligid. So, kung natulungan ako ni Virgilin, mas natulungan ko rin siya. So, parehas lang, tabla na kaming dalawa. Ayan. So, wala na po kami pakialaman ngayon. Hindi na rin po nagre-reply sa akin. Kaya siguro sobrang nabibigatan na po siya sa kanyang bulsa. Kita mong tawa niya. So mga kamikos, parang yung point dito ni Mura is hindi na siya nire-replyan, hindi na siya pinapansin siguro ni Virgilin Cares. Alam naman natin niya, tumulong talaga sa Virgilin Cares, at sinabi ni Virgilin Cares na itodo niya na yung bigay, yung 100,000 para sa pagsimula ni Mura nga, diba? So ngayon siguro nagme-message si Mura sa kanya para hindi na natin alam kung anong mga purpose ni Mura uli sa pag-message niya kay Virgilin Cares, hindi na sinisin ni Virgilin Cares, kaya siguro nakapagsalita siya ngayon sa video na ito. And this video is very wrong talaga, na parang way ng kanyang pagsalita in public, parang sinasabi niya tinitake advantage siya ni Virgilin Cares, which is that is not true, kasi nga alam naman natin si Virgilin Cares is kilala na talaga siya ng mga tao, and madami tayong viewers, marami siyang viewers not only sa YouTube but also in Facebook. So sa Facebook is malaki din yung kinikita noon. So huwag niyang sabihin na lumaki yung kinita ni Virgilin Cares dahil sa kanya, kasi malaki na naman talaga yung kinikita ni Virgilin Cares even though na wala pa siya, di ba? So alam niyo mga kamikos, sinubaybayan ko to si Virgilin Cares dati pa, and ni-review ko yung kanyang estimated earnings bago pa siya bago niya pa makilala si Mura. Okay, na natulungan siya ni Mura sa subscribers, but not totally na sabihin ni Mura na tumaas talaga yung kanyang subscriber dahil nga dahil sa kanya, and tumaas yung kita niya, kasi yung kita niya talaga ay sobrang taas na. Okay, so ayon din yung issue niya regarding nga kay Mix, din mayroon din silang konting issue o merong konting sinasabi doon sila yung mga ibang tao regarding nga kay Mix Molino and dito kay Mura, kasi nga na-influensyahan siya ng isang vlogger. So kung totoo may yan, di ba? So ngayon is parang lumalabas na tinitake advantage ni Virgilin Cares si Mura, which is very wrong. So napaka wrong move talaga dito si Mura, kasi nga tinulungan siya para bumalik sa kanyang mga paa, or tinulungan niya para at least makabalik sa paggawa ng video or pagba-vlog, pero ito pa yung mga parang may pagsusumbat dito yung way niya ng pagsasabi. So kayo na humusga, kasi alam ko naman na mga matatalino naman yung mga viewers na mga Mamig supporters at supporters ni Virgilin Cares. So kayo na humusga dyan sa kanyang pahayag, pero sa akin yan talaga parang yung punto niya is tinitake advantage siya ni Virgilin Cares, and parang sinasabi niya dito na parang may konting sumbat, may sumbat, hindi ko alam kung napapansin niyo, and may tawa siya na related sa isang lady vlogger na parang pahapyaw na tawa, di ba? So parang na-influence siyahan siya ng tao niyon, di ba? So nakakalungkot lang, kasi itong si Mura is talagang gustong tulungan pa ni Virgilin Cares and tulungan pa ni Mix Molino, pero nagkakaroon ng ganitong mga issue. So ayan ang mga kamikos, kung ano sa paningin nyo or nasa plugin nyo, comment down below, and huwag nyong kalimutan na i-subscribe ang aking channel and always click the bell notification. So sana mag-ingat lang tayo and be humble, kasi alam natin si Mura na kumikita na siya sa kanyang YouTube channel. So siguro malaki na yung kinikita niya sa kanyang channel. So kaya yung mga minsan nakakapagsalita siya or maybe tinanong siya tungkol kay Virgilin
Cares dahil nga hindi na tumutulong sa kanya si Virgiline Cares. Kasi kumikita na naman siya sa Facebook, sa YouTube. Kaya siguro hindi na tumutulong si Virgiline Cares sa kanya kasi kaya niya na mabuhay and daming viewers niya din. Sa YouTube, kung titingnan mo, madami-dami din yung kanyang viewers. Almost 10,000 and minsan umabot na ng 100,000, diba? So, ayan lang. Maraming salamat. God bless us all. Don't forget to subscribe and always click the bell notification para ma-notify kayo pag meron akong bagong i-upload, i-review, or i-react sa aking channel. So, thank you for watching. Once again, this is Miko and mag-ingat tayong lahat at peace. Yo!